Do you want to know? Hi, good morning everyone. Welcome to Pishili TV. Today, I show you a version of Monday. Using that, easy to cook and is very delicious. Are you ready? Come and join me to cook and this. Ito na yung ating kaming binabad sa suka at asin. Hugasan natin ng mabuti. Ay, marami pang taba. Ayan, oh. Ay, nag-iba ng kulay niya dahil nababad siya sa suka at asin. At nang hindi siya masyadong maamoy kasi maamoy ang tuka, karong tuka. Kaya ang ginagawa ko, binababad ko muna sa suka at asin. Ayan ang aking technique sa karning tupa. Ayan, lagyan natin ng kunting asin kasi naibabad din sa suka at asin. Medyo matabang-tabang pa at kaya dagdagan natin ng kunti. Badbura natin. Kasi baka naman umalat. Bahira natin. At mayroon tayo ng black pepper. Ayan. Badbura natin ng black. Ayan. Ibahid natin. Ibahid sa ating karni. At mayroon tayo tayong mixed spices. Half spoon. Dito maraming chichiburichi. Ito naman ang ating turmeric. Sa Pilipinas may gumagamit po bang turmeric? Parang wala naman eh. Dito lang. Ayan, ating turmeric. Karamihan ang niluto dito ay hindi naalisa ng turmeric. At mayroon tayong luya. Ito ay nakakatulong din to sa pampalis din ng amoy ng karning tupa kasi po ang karning tupa ay maamoy. Kaya yung mga hindi marunong diyan magtimpla. Ayan, maamoy ang kanilang nilutong karne. Ako iba kung ano nang ginagawa ko sa karne. Sa una binababad ko muna sa suka at asin. At nang sa ganun ay hindi masyadong maamoy. Ito ko na kaya dito marami mga ingredients na nilagay. At ito ay mayroon ta ay ito pa yung nilagay ko ay ano yun? Luyang powder. Ito ay siling powder. 1 spoon. So, lagay natin. Oh, nakita nyo po ang daming mga ingredients nilalagay. Isa kalahati lang na lemon. Ito mayroon pang kalahati. Hindi ko inubos kasi baka sobra naman asin. Ito lang ating lemon. Ayan, lagay natin sa ating karne. Ayan. Sarap yan pag ma-marinate siya sa limon. Ayan. At saka natin, pag ma-marinate natin ng kalahating oras, saka natin i-oven. Guys, ating plastic. At ngayon ay ilagay na natin sa plastic ang ating karni. Ayan. At ilagay natin pa yung katas. Sayang, may limon yan eh. Ito ang ating panali. Itali natin ang ating karne. Ayan, nabuhol na ang plastic. At ngayon ay ilagay natin dito sa at i-oven na natin. Ayan, ilagay na natin sa oven. Ayan, sa baba. Ilagay natin sa 250 as at lagay natin ng isang oras. 1 hour. Okay na guys, maya balikan natin ating karne. At ngayon ay gagawa naman ako ng magsayang ako ng bigas para sa ating karne. Ayan guys, pinapainit natin ang ating mantika sa ating kaldero. At ngayon guys, ay magsayang payo ng para sa ating mandi. Tingnan natin kung mainit na ang mantika. Ayun, mainit na ang mantika. Ilagay na natin ang 5 basong bigas. Una sa mantika. Ito ay bigas na basmati rice.
Ayan. Una, binabad muna natin sa tubig, mga kalating oras. Para po, pumuti. Kasi po, ang bigas dito ay matigas. Kaya kailangan nating ibabad at nang maalis din po yung amoy niya. Ingredients sa pagsaing ay, mayroon tayong asin, seasoning, at may cinnamon, cloves, tapos, and then, cardamom, saka lemon dry. Ayan. Pwede natin ilagay na yan dyan para haluin natin. Ganito po maraming mga chichiburiching hinahalo sa boiling water. Ayan. Tantiyahin lang natin ang ating sabaw. Kung limang basong bigas ang isasaing nyo, limang baso rin pong tubig. Ito, dahil alam ko naman po, tantiyado ko na ang sabaw niya. I-try nyo guys. Sana andyan po kayo, sinasama niyo ako sa pagluluto. At nang sa ganun ay alam nyo rin magluto ng pagkain ng Arabo. At ito, takpan na natin ng 30 minutes simmer. At ito naman ang ating garnish sa ating rice mandi. Ngayon may hiniwang dalawang sibuyas. At ngayon ay lagyan natin ng resin. One half cup. Lagay natin. At lagyan natin ng mixed spices, masala. One spoon. Lagay natin. Half spoon turmeric. 1/4 salt. At lagyan natin dito ng 2 spoon samni. 1 2. Ito ang ating garnish, pang topping sa ating rice mandi. Dagdag at lagyan natin ng sili. Ayan, itabi mo ni. Ayan. Tingnan nga. Ayan, pula na, malapit na. Kaya pa natin mga half hour. 2 hours. I-fixit ko siya ng 2 oras. Ang matigas kasi, matagal lumambot ang karne. Ayan, para tayong nagli-litsun ba? Litsun? Tupang litsun. Ayan ating tupang litsun. Ito na guys ang ating sinaing. Ayan, galing. At ito habang iniin ay ilagay natin ang ating garnish. Ayan, ganito lang po kasimple. Ayan, patong natin dyan at nang sa ganun lumambot. Ito, ilang ito, kunting-kunti lang. Ayan, pangkulay lang po. Ganyan lang guys. Po, malinam na ang ating mandi. Pa natin at nang yung usok hindi makalabas. Guys. Nagpabaga ako ng uling. Lagay natin sa ibabaw ng mantika. Ay! Ayun. Kailangan di makalabas ang usok. Para malinam ng ating. Ayun. Dapat yung usok hindi ang bango. Dapat ang usok hindi natin maipalabas. Kaya kailangan mabilis ang ating kilos. Ayan. Ganyan ang laham mandi. At ngayon ay gagawa tayo ng salata ng kapsa. Ayan, tapos natin hiwain ang kamatis. Natin dyan. Asin, lemon, lagyan natin ng olive oil, konti lang, dry mint, nana, ayan po, lagay natin. Ayan, tapos ng ating salata ng kapsa.
Ito nang ating sinaing. Ayan. Tadang! Ayan. Ito na. At ngayon ay alisin natin ang ating uling. Ating pang garnish. Itong ating pang garnish na inibabaw natin na sibuyas with sabib, sa resin. At ngayon ay kuha tayo ng ano para pang madali lang magluto ng rice Monday, at lalaka na lang niya. At yung karne ni lagyan natin ng nuts. Ayan na guys, ang ating mande. Ready to serve. Ready. 1, 2, 3, come on! Do you want to know?